Hi guys, today magre-review ko ng mga pabango, mga decants na pabango from The Lab Alchemy. Lalagay ko dito yung name niya. And eto yung box guys, and then meron pang note na especially for you. And then dito sa box meron nitong dalawang, I don't know, solid perfume ba to? Yung isa is Euphoria and yung isa is Moonchild. Euphoria is parang soapy, para siyang yung amoy ng mga pabango ng clean na pabango, ganun yung dating niya. Very parang laundry, ganon yung dating. Malinis. And then, itong isa naman is Moonchild. Sweet na may pagka parang powdery. Pareha silang mabango. Hindi ko alam kung ano siya guys eh. Baka, kasi may pagka oily siya na ano eh, na parang solid na something. I might put this in my cabinet. Kasi para, ang bango nila eh, parang siyang, I don't know, parang solid na soap na mabango. Bango nila guys. Thank you very much. Dito sa limang decants na pinadala sa akin, ito ang lalaki nito. May mga names sila. And ang ganda ng pagkakasil guys. Ayan o, ang ganda ng pagkakasil. Hindi siya scotch tape. Etong malaki may tape. Pero etong maliliit, alam niyo yung, ang iniisip ko kasi is yung parang pagka ilalagay mo yung plastic, tapos ilalagay mo siya sa mainit na tubig, tapos magsisil yung plastic. Pero I don't think so naman na ganun yung pagkakagawa nito, kasi una, pabango siya. So, hindi siya dapat sinasubmerge sa mainit na tubig. Pangalawa, mababasa yung papel. So, I don't know how they did this. Ang ganda. Ang ganda nung, ayan, yung pinaka pagkakasil niya, yung pagkakaplastic niya. Hindi ako masyadong familiar dito sa brand na to. Hindi ko masasabi kung original ba yung mga tinda nila. Amuyin lang muna natin guys, you're free to check their website or Instagram account kung ano man yung meron sila. Ilalagay ko sa description box below yung mahahanap ko na Instagram account nila or Facebook or whatever sa, para makontakt ninyo sila. So far, gusto ko itong maliit ang ganda spray show, hindi siya yung parang dinadab lang. So nakalagay dito yung mga names nung mga pabango dito sa decant. Ang masasabi ko lang is, medyo nabubura na siya, so siguro, I don't know, change the quality nung parang logo, kasi pag nabura, hindi na malalaman. So, iba-ibang mga pabango to na known na brand. So, hanapin ko lang muna yung paper ko. I'm not sure guys kung nagbebenta sila ng full-size na bottles, pero what I know is nagbebenta sila ng decants. So, maganda to para ma-test ninyo yung pabango before buying the full bottle. So, mag-start muna tayo dito sa mga maliliit. Hindi ko alam kung ilang ml to, pero madami na siya guys ah. So, this one is Rose Noir from Byredo, and this is Eau de Parfum. So, lahat to, first time kong aamuyin, and ano lang, parang test lang natin guys, and share ko sa inyo yung paano. Oh, ang bango! Oh, this is nice! It smells like rose. May something very fresh na punch pag spray pa lang, and then meron akong naaamoy kaagad na wood. Parang meron siyang datingan, nasa mga ganong style siya or type nung lalabo na Rose 31. Rose na may pagka-woody, ganon. Pero medyo mas parang, hindi naman heavier eh. Mas parang, mas darker yun eh. Ito, may slightly powderiness and then yung rose. Guys, sa papel lang to guys ha, wala pa to sa skin ko. So far, ito lang yung madidescribe ko sa inyong scent. Mabango siya, ang fresh nung dating nung rose. Ganon, parang amoy na amoy mo yung petals. Next naman is itong, this one is, malabo na kasi guys eh, medyo nabubura na siya. Kung hindi ako nagkakamali, Rosa Nobile, and this is from Aqua di Farma na Eau de Parfum. Ito, try kong ilagay dito yung names nila. Ito, may pagka parang something powdery, green, rose green powdery. Meron siyang slight na sweetness. Medyo mas youthful to compared dito sa nauna. Yes, oo, mas youthful to. Mas maganda siya for everyday. Pero at the same time, parang meron siyang something na uplifting. May something na parang happy sa kanya. Also nice. Thank you. I like this. I like this one. Gusto ko rin yung una, pero parang mas gusto ko to. Something na mas magagamit sa weather natin dito sa Philippines. Third one naman is Peony and Peppercorn, and this is from Banana Republic. This is Eau de Parfum. Fresh, aquatic, clean. Maganda siya for everyday. Yung dalawang nauna,
Yung unang-una, nakalimutan kong sabihin, I think sexy to sa lalaki, yung unang-una. And then, etong pangalawa, it's too playful eh. Parang very, parang girly siya eh. Itong pangalawa. Itong pangatlo, this is unisex, pero I think mas madali siyang magagamit ng lalaki. Ang simple lang ng amoy niya, parang almost clean, water, fresh, aquatic. Actually, hindi aquatic eh. Hindi ako sure kung ozonic siya, pero parang tubig na malinis, if that makes sense. Wala namang amoy yung tubig, pero parang ganun. Ang linis niya, very parang hina ng amoy. This is good dun sa mga ayaw gumamit ng malalakas na pabango. I'm not sure kung matapang yung dalawang na una, pero ito, hindi siya ganun sumisingaw. Malinis lang, very simple, clean na scent. So far, yung pangalawa, gusto ko. Okay, dito na tayo sa dalawang malaki. Etong una is Latin Lover, and this is from Carnel, Barcelona, and this is Udi Parfa. Ah, may pagkaamoy root beer. May pagkaamoy root beer, may pagkaamoy na parang rubbery, yung lagi kong sinasabi na parang amoy ng Melissa, may ganun siyang dating. Kakaiba yung dating niya, pero at the same time, medyo kahawig siya nung mga datingan. Kung hindi ako nagkakamali nung Linterdit na mga pabango na line, nauuso yung ganitong amoy ngayon eh. Ooh, floral. Naamoy ko na yung floral. Very floral. Nagbago siya kagad. Creamy floral. Ooh, ang elegant. And very parang, I'm not sure kung sexy, pero ang elegant niya. Maganda to sa wedding. And usually, yung mga ganitong pabango, parang iniisip ko amoy simbahan, hindi ko siya magugustuhan. Pero ang ganda ng pagkakatimpla, nagusto ko siya. Medyo nahahawig siya ng konti sa BDK na Tubros Imperial. Pero si Tubros Imperial, baka Tubros to? Baka? Hindi ko kasi binabasa yung notes, guys. Yes. Pero yung Tubros Imperial kasi meron siyang something na sweet. And hindi ko gusto yung dry down niya. Alam niyo, gusto ko yun. Gusto ko yung amoy niya, yung Tubros Imperial. Kasi parang bibihira yung floral tapos may halong sweetness na parang almost candy. Meron na akong gusto na ganong scent sa Dior. Pero yung dry down niya, hindi ko gusto. I will test it some more. Tignan natin kung magbabago yung amoy niya sa skin ko. Pero so far, hindi ko pa siya binibili. Yung isa na parang hindi ko masyadong gustong-gusto nung nireview ko yung BDK na mga scents, ilalagay ko dito, is yung Creme de Cuir. Yung Passoir pala. Passoir, kasi sabi ko, matamis siya na floral na parang it's been done before, nothing special. Pero nung lumawig yung weather, tinispray ko ulit yung tester ko. Oh my, ang bango niya. I ended up buying a full bottle. So I will probably make a separate review on that kasi gustong-gusto ko na siya ngayon. Although mainit today, pinapawisan ako. Pero going back to this scent, may ganun siyang dating. Very feminine. Ang linis, parang nakaputing dress. Not in a way na parang multo. Pero pang wedding, ang ganda. Ang ganda niya. Baka Tubros nga to. Very creamy na floral. Last but not the least, ito tinanong nila ako dito eh. Kasi nung time na lumabas tong scent na to, parang kakaalis lang or paalis pa lang yung Anik Gutal na brand sa Rustans. Wala na kasi tayo nun sa Rustans. And ngayon, ang name na nung brand is Gutal na. I think Gutal Paris. So this is Rose Pompom Eau de Toilette, and this is from Anik Gutal. I'm not sure kung may Eau de Parfum na version to, pero this is the Eau de Toilette na version. Nice na rose. Also happy, very happy na rose. Let's compare it to dun sa second na scent kanina. Nasa same na dating sila. This is parang soapy, shampooy. Sorry, more on shampooy. May naamoy akong peony. Parang rose and peony siya. Meron akong naiisip na pabango. Nakalimutan ko yung brand na ito yung, sorry, shampoo na ito yung amoy. Ang bango nito. May pagkanaamoy din akong green ng konti. Medyo kahawig nga niya ng konti itong second na naamoy ko na pabango, no? Ang bango, gusto ko rin siya. Ang green, naamoy ko yung parang green na stem. Kasama siya dun sa scent. Very fresh. As in, parang may katabi kang vase. Tapos naaamoy mo yung bulaklak, yung rose. Naamoy mo yung stem, naamoy mo yung dahon. Parang kapuputol lang niya sa garden. Nice, fresh. Okay, so sa kanilang lima, tatlo yung nagustuhan ko. So nagustuhan ko tong Rosa Nobile. Until now, it's still very parang uplifting, friendly, happy na
I don't know, rose ba siya? Kasi nga rosa, no? Baka nga nabura lang siya eh. Baka may iba pa siyang name. Pero ito yung nababasa ko kasi burado na. Mm, that's nice. And then, nagustuhan ko tong Latin Lover. This is also nice. Pero not to the point na bibilihin ko siya ng malaking bottle. Siguro small bottle lang kasi parang namimili ng occasion. Parang may pagka-dress up. Something formal, date nights, ganun yung dating niya kasi ang ganda niyang floral na pabango. And also, last but not the least, nagustuhan ko tong rose pompom. Sabi ko na eh. Naamoy ko na to siguro sa store. Ah, this is really nice. May pagka-sweet na siya. May pagka parang rose candy, peony, sweet, happy, uplifting. Okay, I'm not sure ulitin ko kung nagbebenta sila ng full bottle, pero guys, ang bango. And thank you for sending me these vials, these testers. Nag-enjoy ako. And mapapagastos na naman ako, guys. Mapapagastos na naman ako dahil sa inyo. So, check niyo yung description box below ko for the details nitong store. And also, nilagay ko naman dito sa video yung names ng mga pabango. Pero I will also put it sa my description box below para matandaan niyo, guys. So that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!